Okay, guys, I know that there are a lot of quirky and cute things about Pinoy sa, pero this is one of my favorites. Mahilig tayo sa mga salitang paulit-ulit. In other words, pa-repeat-repeat. That's very diba? True. Bilo-bilo, salo-salo, halo-halo, yes. Bola-bola, ano pa? Alam mo, pati sa mga pangalan, di ba maraming ganyan? Oh, Junjun! Oh, ano pa ba? Bongbong! Cheche! Ningning! Oh, marami akong cousins na ganyan ang pangalan paulit-ulit. Dapat Lili ka eh. Pero ang favorite kong turo-turo is ang karinderya. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi I think karinderya is my very first experience when it comes to fast food. Oh, okay. Para sa mga second generation nating Canadians dyan, turo means to point. So okay. Ituro mo lang ang pagkain, isa-serve na sa'yo. Hence, turo-turo. But turo also means to teach. Uy, profound. Sa parating na bagong taon, meron tayong bagong segment kung saan si Chef Ron at ang kanyang guest ay magtuturo ng mga tips sa pagluluto. That's yes, right. Kaya naman, sabay-sabay po tayong matuto ng pagluluto dito sa Canations. Turo, 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 turo. Seafood! Eto gusto ko, seafood kare-kare. Ito po ang kanilang seafood kare-kare. Thank you. Oh, ang laki, di ba? Good for maybe 3? Kung malakas kayong kumain, 2. Let's see. May garnish na bagoong on top. So maybe you don't have to have bagoong on the side. Meron silang bok choy at ang daming mani. Abuso sa mani. Let's see what they have. Long beans, talong. Tikman natin. Umpisa natin yung squid. Malambot yung mga seafood nila. The seafood were all blanched. Okay naman. Pero siguro, if I were to cook dish and reinvent seafood kare-kare, or maybe another, give it another twist, siguro maglalagay ako ng texture. Gusto nyo makita? Let's try. Ang gagawin natin, yung seafood nila, same procedure, but this time the only difference is we're gonna make it tempura style. Alright? I am using 1 bottle of a very cold beer. Malamig dapat ha. Dagdagan natin ng cornstarch. Dagdagan natin ng flour. All-purpose flour. Dapat po ang consistency nito is parang pasty, pancake batter. So, very cold beer, all-purpose flour, cornstarch, salt, konting sugar. Para maghahalo yung salty tsaka sweet pagdating sa tempura. And we add a little bit of pepper. Okay, Chef Roy, lalagay na natin ito dyan, the shrimp, and your cod. Mahal po ang cod. Kung wala kayong cod, you can use tilapia. Now, deep fry na natin. Pagkagawa po natin ng tempura, set it aside and now we're ready to cook the rest of the ingredients. Kung paano mo ginawa kanina yung kare-kare, ganun din natin ang gawin. Pero this time, gusto ko iprito mo yung ating blanched talong with a little bit of sugar para may konting tamis. That's what we do for it. Now we set it aside. Ang talong po, mga ka-nation, madaling sumipsip ng mantika. So, tanggalin natin yung konting mantika by placing the fried talong on a plate lined with paper towels. Ready na tayo. Mag-gisa. Umpisahan ng sibuyas. Bawang. Iba-blanch po natin yung bok choy or pechay kasama po yung sitaw. Blanching is dipping the vegetables in a very hot water or boiling water for about a minute or two until it's slightly cooked. And then we are adding the eggplant back
into the pan. Maglagay tayo ng konting bagoong. Just for a change. Instead of patis, lagyan natin ng konting bagoong. Alright, we're gonna put the kare-kare together. Natin yung vegetables. Okay, Kanation, check this out. This is the dish that we made in the kitchen. Seafood kare-kare. Take note, nakita nyo kanina, ang combination po ng aming tempura batter was a very cold beer. Cornstarch and all-purpose flour with a little bit of sugar, salt, and pepper, and a very hot peanut or canola or vegetable oil. It has to be hot. Tikman natin. Now, that's what you call texture. We use cod. Pero kung nagtitipid kayo, or mas fresh o mas mura, ang tilapia. Try nyo tilapia. I am using cod, and I'm eating cod right now. Here's the deal, mga Kanation. Bago ko pa tuluyang tapusin to. Kung gusto nyo pong matikman itong aking ginawang seafood tempura kare-kare, well, you can always go to Noy Pit here in Glendale. I'm sure makakasama po ito sa menu nila. So kung mangangako po kayo na manonood, nako, promise din po, magtuturo ako. Thank you for joining us. Ito po si Chef Ron Bilaro, ang nag-iisa niyong best friend sa kusina. Please join us again sa Kanations Turo Turo!